Pinaplansya na ang kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng lagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas, tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moro. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagbanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagbangga rin sa BRP Cabra sa Yungin Shoal nitong Oktubre. Tila tangkaraw ng China na subukan ng kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatlong senador kay US President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Wala pang tugon si Biden, maaari kayang lumahok na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay na maisagawa. Sagot ng AFP, our RORE mission is for us to undertake. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance ito sa mga resupply mission katulad sa Yungin Shoal. Insulto rin daw ang sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas sa nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Muling pinabulaanan ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc dahil sa pag-trespass umano roon at di pagpapaalam sa China. The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa official visit sa Pilipinas ang huli simula bukas. Kabila ang Japan sa mga dati nang sumusuporta sa Pilipinas at kumukundi na sa agresibong aksyon ng China bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. I am optimistic that there will be some agreement signed and I am optimistic on the progress of the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Matapos ang pulong nila ng Pangulo, magtatalumpati rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa joint special session ng Kongreso sa Sabado ng umaga. Sa pagbisita ng Pangulo sa Japan itong Pebrero, tinatayang $13 billion ang naiuwi niyang investment pledges ayon sa palasyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 Oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.